say to keep you by my side. Heart is starting to liquefy. Need you here to tell me that it'll be okay. Maybe one, loving two, and now it's three. 3 a.m. thinking, what if it's you and me? At the end, maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back So I have a crazy obsession with plates, and mga grade 10, grade 9 pa lang ako, nagko-collect na ako ng plates, kaso nabasag na yung iba, ganyan, and yung iba, hindi ko na din alam kung saan napunta, but today, idedecorate ko siya dyan, as you guys can see, nandikit ko na yung iba. I have more, madami sila before, pero hindi ko na alam kung saan ko naglagay yung iba, so that's what I'm gonna do. I'll use this. So this is what my desk looks like. Very straightforward na desk lang talaga siya. Nandiyan yung laptop ko and then yung writing area ko, some pens, and yung favorite coaster ko for when I'm having coffee.
So my desk area before nandito siya, but since nandito siya sa side na to, but since pinalitan ko siya ng ano ba tawag dito? Basta nilalagyan ko siya ng mga workout clothes, mga underwear, ganyan, undergarments. And for a fresher look, kasi since bagong school year nga, I like to change up things. Kaya, lagi ako naglilinis kasi feeling ko hindi ako ganado mag-aral or hindi ako ganado mag-show up sa mga classes ko kung hindi malinis yung surroundings ko. Ayun, and now yung desk ko is nakaharap siya sa window. So, mas maganda yung lighting ko every time I study. And well-lit yung room ko, so mas higher yung chance na makapag-focus ako and ganado ako rather than facing this wall na medyo boring na siya for me. So, ayun lang, to change up things lang, and tip din yun para sa inyo this coming online school. Are wondering but hindi ako masyado nagsasalita sa vlog na to, it's because yung surroundings namin ngayon medyo maingay siya, like may ginagawa sa kabilang bahay, this and that, may mga aso, and hindi siya yung usual na hindi maingay everyday. Ayun. Hello, so I received a package. Ito yung hinihintay ko kasi gagamitin ko siya for my laptop. Narinig kaya ako? Okay. Yan muna natin. Nagulat ako kasi ngayon pala siya i-deliver. Eh, sabi sa Shopee, somewhere up there pa siya. Buksan natin. Kaso bakit nandito lang siya? Ganito kaliit lang yung plastic niya. I don't know. Basta ang importante nandito pa siya. Itong scissors na to, hindi talaga nakakabukas ng ano, plastic. Wee! Ito. Keyboard transparent na protector kasi just collector yung keyboard ko. Tapos merong cover, pangit ng koko ko. Merong cover ng camera, ng webcam, and then eto, plugs sa mga na sinasaksak na USB ganyan. Eh hindi ko siya masyadong nagagamit. Kasi hindi ako nagsasaksak ng USB. Kasi wala akong USB. So, baka mag-collect din siya ng dust. So, bumili ako na to. Okay, ilagay natin sa laptop ko. So, first, ilagay natin to. Ayan. So, let's see if it fits. Ayan. Hopefully, hindi na siya magkaroon ng dust. This one. So, na-attach ko na yung camera there. See? Nice! Hindi na ako mag-worry about, you know, kung nakabukas ba or hindi yung camera ko. Okay, so now, ipiprepare ko naman yung online class bag ko. So, bakit ako may bag? May bag ako kasi I like to change places din kung saan ako nag-aaral, kung saan ako nag-a-attend ng online class ko. Kasi if isang place lang, parang ang boring, parang ganun. So, based on my evaluation sa self ko from last school year,
parang medyo ganado ako din mag-aral kapag iniiba-iba ko yung mga places kung saan ako nag-work. So, ayan. My online school bag. I have this tote bag lang where I store my online class essentials. So, I'm gonna show you what's inside. Pero, if gusto nyo ng haul, kung collective haul, kung ano yung mga ginagamit ko nung start ng online class, like from last year. Hindi kasi ako bumili ng bago since may mga natira pa ngayon. So, it's kinda wasteful if bibili pa ako ng mga bago, if nagagamit ko pa naman yung mga binili ko from last year. So, I'm gonna show you a haul if gusto nyo. But for now, I'm gonna show you what's inside my online class school bag. Okay, so first up, this is my laptop. And yung sleeve, laptop sleeve, medyo malaki siya. 14 inches lang kasi yung laptop ko, but merong excess na 2 inches. So, siguro dapat kukuha ko ng size smaller next time. But ayoko na masyadong gumastos, kaya okay na din to. And kasha naman siya sa bag ko. And next is my laptop stand. I'm gonna be linking kung saan ko nabili yung mga ipapakita ko sa inyo. So, meron din siyang sarili niyang sleeve. Next is my B5 binder. Meron siyang grid na loose leaf paper. And meron din siyang blank, kung gusto ko na printed. Meron din ako mga line before, pero since yun yung lagi kong ginagamit, naubos na siya. Next is my pencil case na clear, para alam ko kung ano yung wala at ano yung nandyan. Next is my gadget something something holder. So, nandito yung earphones ko. Speaker, hindi ko alam kung para saan to. Ba't ako may ganito? And then yung adapter ng earphones ko. Ayan. And then itong charger na hindi ko din alam para saan. And then yung maliit na ano, for power bank. Pero wala akong power bank, hindi ko alam kung nasaan. Next is straw. Hindi ko din alam kung ba't ako may ganito, but I feel like it's an essential kasi kung saan-saan ako umiinom, ganyan. Yun, basta. And then, ito naman, mga pinunit-punit ko na paper sa mga scratch paper ko para maging notepad siya kung gusto kong mag-annotate sa notes ko. Itong eyeglass holder ko. So, yun lang. Basically, very straightforward ng mga nilalagay ko sa bag ko. But, I'm gonna show you kung paano ko naitawid ang online class ko through printing or writing my notes. Papakita ko sa inyo yung overview. So, this is my extra binder. B5 pa rin yung size niya. And I only got it for 29 pesos dito sa local store sa Kalibo. So, ito, notes ko to sa Introduction to Psychology. Tapos, before, nag-write pa ako ng mga notes ko, ganyan, kasi hindi pa ako nakakapag-print. Medyo masipag pa ako. Ayan, so, yan yung notes ko, and that's how I do it. And then, kung gusto mong tanggalin, pwede mo siyang tanggalin, like that. And then, kukunin mo lang yung pages. Yun yung advantage kapag binder yung ginagamit mo. So, yan, these are my notes. Ayan na, masisimula na siyang mag-print. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na ginagamit ko yung notepad for annotations. Like, how I understand yung mga terms and kung ano yung kailangan kong tandaan pa. Ayan. For effective studying. Charot. Kung ang sikreto para maging DL. Ayan. So, yan lang naman. Ang aking notepad.